ก็มันก็ได้ในตู้เล่นบอลมันก็จะเป็นอินฟินิตี้ร่างมาซาบีแล้วก็บินไปอีกสักมันก็งอแล้วก็ไปเลยไปบ้านSo ito na nga yung chika. So sobrang excited ako buksan at i-try itong ang dalawang order kasi first time kong gagamit na Vice Cosmetics product. So usually naman ang lagi ko lang binibili sa online, sa Watson, sa SM Department Store is yung mga lipsticks available there. Kaya lang dito sa SM Mangon, walang Vice Cosmetics kaya hindi ko din natatry. Tapos hindi ko naman siya napapansin online kaya hindi ko talaga nabibili pa siya, never pa. So mahilig talaga ako sa lipsticks actually. Ayan ang mga lipsticks ko. So baka sabihin yung OA ko naman, dami ko ng lipstick pero bili pa rin ako ng bili. Pero actually, sa pagmamahal ko sa mga lipstick na yan,eh nakapag-start ako ng online business ko. Buksan ko na. Itong ano lang, itong year lang na to. So yun, online business ko, ipitin lang ako ng mga okay na damit, sa minimati. Tapos sinamahan ko na rin ng mga accessories pang babae, mga ear studs, ano ka ba yung mga tinda ko. Ito, itong makeup organizer, nagtinda din ako nito. Lipstick, mga lip tints, tsaka eyeshadow. Madami, dami ang tinda. At actually, 60 pesos lang yung puhunan ko sa totoong buhay dun sa mga accessories bukod dun sa ukay. So dun sa 60 pesos na yun nag-start ako sa mga lipsticks, lip tints. So dun sa 60 pesos na yun actually napalago ko siya. So nag-start ako first week ng February and then itong hanggang mag-ECQ second week or third week ng March, yung 60 pesos ko naging 3,800 pesos. Ganun ako kasipag at ganun yung marating ng pagmamahal ko sa lipstick. Kaya ayun, alam ko na may magandang kinapuntahan ng pagmamahal ko sa lipstick. So ito na nga, nabuksan ko na siya. Ayan. So, nabili ko siya ng 499 pesos lang. Ito siya. Bundle siya. So, 6 pieces ating laman. Ang original price niya, I think 1,100 plus or kulang 1,200. 6 na piraso yun. So, bundle. Nakabag siya. Ayan. Tignan natin. Alam niyo, sobrang nag-grow yung business ko, yung online business ko. Kasi sipag at syaga lang. Kapag weekends, nakikipag-meet ako. Tapos, ang dami ko talaga naging suki dun sa lip tint na gusto lang yung mga suki ko. Kasi nabenta ko yung mga yun as low as 35 pesos each yung mga lip tint. Tsaka sobrang ganda as in, ang dami umuulit ang bili nun sa akin. So, at least, may maganda kinapuntahan naman yung pagiging gasdador ko pagdating sa lipstick. Napalago ko siya, 3-8 na siya, diba? Kaya lang natigil kasi nga, nagkaroon ng COVID outbreak. Pero okay lang, pag okay na, break tayo sa dati. So, itong una, oh my god! Ayun na siya, ang cute nung bag. Para siyang translucent na nagre-rainbowish na ewan. So, itong order ko na to ay ang Caring Carry Bundle ng Vice Cosmetics. Ito ay ang Good Vibes set. So, tignan natin kung talaga nakaka-good vibes nga yung shades at yung mismong product. So, ayan. So, ayan. I'm so excited. Buksan na natin. Okay. Oops. May ganun pala. Okay. So, bilangin ko nga ulit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Kompleto. Okay. So, ito ang una kong nabunot ay in the shade of Hayabayabayu. Okay. So, itong Hayabayabayu and all the other bullets here, cute siya. Medyo mataba. Yan. Tapos, ito yung product name. Ito pa. Ito yung barcode. Nandiyan din yung presyo. Each 195. Pero sabi nga sa inyo kanina, hindi ko naman siya 195 each nabili. So, nabili ko itong set na to for 499 pesos or 500 pa. Nandito rin yung ingredients at kung ano-ano pang dapat nyo malaman tungkol dito. Ayan. So, creamy, hydrating, and long-lasting. So, tingnan natin. Haya, bayabayu. Looks mga kabayo. I-try na natin. Ang haya, bayabayu. Ayan. Ang bango. Parang amoy caramel. So, swatch muna natin. Ay, laks makanood. Parang di bagay sa akin. Parang lalong lalaki yung tips ko dito. Try natin. Ayun, hindi ako nagagay ng lipstick. Ayan. Ang unang apply. Parang ganda. Natural lang. At ayaw ko na masyadong loud the color. Ayan, ang ganda. So, try natin dalawang application. Ano ba? Makabang patay na ewan? Oh. Okay lang. Kasi sa akin okay lang. Parang pang ano lang. Pagmamalengke ka. Hindi, may binabagayan yung shade na to. Pero siguro sa akin hindi bagay kasi napuputlaan ako parang hindi lang ganito yung style ng color ko. Hindi ganito yung mabit kong color pero at maganda siya. Ayan. Ilang grams kaya to? Ito 3.6 grams. So madami. Ayan, maganda rin naman. Kaya lang hindi talaga ako into colors like this. Pero nung college ako gumagampak ng ganito. Ngayon, hindi na ako pabebe. Pabebeng color kay Hayabayabayo. Ngayon, palaban na ako. Maganda tong shade na to kapag gusto mo yung no makeup look lang. Yung may makeup pero parang wala lang. Yan, parang pang fresh lang. Yan, so Hayabayabayo.
Ganda. So itong high by value ay sobrang creamy. Pero hindi ganun kalagkit yung feeling. First time kong nagkaroon ng ganitong shade, itong high by value, parang nude color lang. Kasi hindi ako bibili ng ganito kasi actually natatakot ako. Kasi inisip ko baka masayang. Kasi hindi ako ganito ang gumagamit ng nude color na shades. Kasi feeling ko lalo na malaking labi ko. Musuan kasi ako yung, laki ng muso ko. Sobrang magastos ako sa lipstick actually. Ayan. Pero okay lang naman pala. Okay lang. Parang hindi ako confident. Pero sa tingin ko okay naman. Ayan. Pabebs lang. Okay, so move on tayo sa panibagong shade. Pero bago ang lahat, papakita ko lang sa inyo na bumawi yung ate ko. Binilan niya ako ng panibagong cotton pads. Kasi nga, napanood niya na nakaraan na dun sa nabili kong cotton pads ng Watsons is hindi maganda. Kaya ayan, bumawi siya. Binilan niya ako. So syempre, gagamitin ko itong micellar water ng Nivea. Ayan. Pantanggal. Actually, yung college ako. Hindi ako nag-lipstick. Siya sabi na ako natin, babe, pumasok ako ng lipstick. Ano kumala mo akong patay? Eh ako, hindi ako nagaganan dati. Hindi na ako sobrang umarte. Ayan. Ito siya. Tapos, papasok ako nun. Hindi pinag-lipstick niya ako. Ako naman susunod. Lipstick nga ako. Pero wala akong bawang lipstick. So, lipstick ko ng umaga hanggang hapon pag uwi ko. Sa biyahe, pagkain sa school, at kung ano-ano pa. Wala na siya. Kung ano yung sinuot ko nung umaga hanggang hapon pag uwi ko, yun na yun. Kaya minsan mukha akong bangkay. Kasi, kaputla talaga ako. Kasi lugyad ako. Yan. So, ready na tayo. May natira pa ba? Yan. So, next one. Da-da-da-dan. Okay. Shade ng, ay, kabog. Kabog. Tignan natin kung nakakabog talaga ang shade niya. Asa ba? Ito. So, kagaya lang siya ng kanina, nakasil din. Ando din yung ingredients, yung price. Ayan, 195 din. Lahat naman ito, 195 each. Ang ganda ng kulay, ano? Ang bright. Mili kasi talaga ako sa bright colors na lipstick. Yan. Tada! Mabango din. At, sobrang dark. Yung nanay ko, magugustuhan niya itong high value para sa akin. Tapos, ayaw niya ng ganitong color para sa akin. Para lang akong lagi nagmamaldita. Maldita naman talaga. Okay, swatch muna natin. Hayabayo. And then, itong kabog. Magpapakabog ka ba? Ay, laban. Ayan, ganito yung mga gusto ko. Diba? Ang lakas mo ka Snow White kahit di ka naman ganun kapatid. Ayan, ang ganda pala itong kabog. Ganito yung mga gusto ko. Pero actually, itong kabog. Kung hindi siya ba, kung hindi siya sold as set, baka hindi ko ito bilhin. Kasi, madami na akong gantong shade. Ganda. Pati yung loob na lalagyan. Di ba usually iba lipstick, hindi nalalagyan yung loob ng labi. Ito meron. O diba? Ang kapal ng muso ko. Parang ganda. Ganda. Tindi ng kapit ah. Hindi pa ako nabubura eh. Ayan. Ayan, wala na. Okay. Another one. Pangatlo pa lang. Tada! Ganun. Ito pala eh. Ito pala ang pampak. Ganun. Ayan, 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 ayan. Ayan. Brownish. Ganda. Siyempre, ganun yung amoy. Parang caramel. Ayan. So, swatch natin. Pak. Ganun. Again, ito yung Hayabayo. Ito yung Kavog. And this one. Pak. Ganun. Ayan. Brown. Tignan natin kung bagay saan ng brown. First time kung magkakaroon ng brown. Brown yung lipsticks, yung shade ng lipstick. Lali ko naalala si Jessra. Kaibigan ko, may likas siya sa ganito eh. Sa brown. Favorite niya yung Toast of New York. May. Parang di bagay sa akin. Parang mukhang manananggal. Diba, parang tapang. Pero actually, trend to ngayon ng mga kabataan. Yung brownish, mga maroon. Yan, bat nila yung mga ganong klaseng dark. Yan. Okay din pala eh. Di ba ka mukhang mananakot sa klase pagka ganito? Di ba ka mukhang mananakot ng bata kapag ka ganito? Shade ng color yung ginamit ko. Ayan, ang ganda. So, itong creamy matte lipstick nila. Hindi siya ganun kahirap tanggalin. Kasi nga, creamy matte lang naman siya. Titignan ko mamaya yung isa kung mahirap. Kasi, feeling ko, oo. Kasi, liquid lipstick yun. Yan, Lana. So, down with the fourth one, which is Good Vibes. Tignan natin kung mag-good vibes ako dito. Or feeling ko magiging mananakot din ako. Actually, sa school, sa K-K kit ko, dami kong dalang lipstick. Hindi ako makakali na isa, dalawa. Gusto ko pagbukas ko ng K-K kit ko. Daming lipstick para depende sa mood ko. Halimbawa, itong mood ko ngayon, ito yung gagamitin ko. Pag kaganda yung mood ko, ito yung gagamitin ko. So, ganun ako. Kaya sobrang dami ko ng lipsticks. Kasi gusto ko mayroon ng pagpipilian. Hindi ako sanay na mag-stick lang sa isang shade. Kasi feeling ko, laging walang bago sa face ko pag ganun. Baksawag yung mga estudyante ko. Ayan. So, ito yung Good Vibes. Magkakaamoy naman sila. Ayan, 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 ayan. Ganda. Tignan natin ang Good Vibes. Ayan yung Hayabayo, ano parang... Ayan. So, may touch of pink. Ito talaga yung maganda sa kanila eh. Yung kahit medyo basa yung gilid sa loob.
nilalagyan pa din. Ganda pala ng Vice Cosmetics. Bakit ngayon ko lang tinry? Ayan. Pinkish lang. Ganda. Bagay ba? So, feeling ko lahat yung bagay sa akin, pero gaganda. Ayan. Ayan. So, ito naman, feeling ko, bagay siya kapag ka fresh look lang din, pagka good vibes ka lang, yung hindi ka man lalaban, kapag oo ka lang sa kausap mo, ito yun. Ah, diba? Parang pabebe maganda lang, kahit di ako maganda. Ayan. Aura. Parang pabebe shade lang din. Hmm? Parang layo niya dito. Dito. Ayan. So, swatch muna natin. Parang medyo hawig dun sa kanina. Ano ba yung kanina? Good vibes. Tsaka itong aura. Parang mas lighter version lang to. Let me try. Ayan. Parang hindi ko feeling gantong colors. Pero maganda. May binabagayan lang. Pero sa akin personally, hindi ako masyadong hilig sa mga ganitong kalight na colors. Pero yung hayabayabayo, nagustuhan ko yun. Ayan. Okay naman. Pero hindi ko lang talaga siya feel. Siguro ang gagawin ko na lang para magamit ko to. Itong aura na to. Ihalo ko siya. Iblend ko siya sa ibang lipstick. Ito. Yung maganda dito sa bundle. Itong Good Vibes bundle na to. Good Vibes set na Karen Karen bundle. Yung variety of colors niya. Maganda. May mga light. May mga dark. Pabebe. Palaban. Diba? So, laban for all occasions. Diba? Kung gusto mag daytime. Pag night time. O diba? All in na. Yan. Yan na ulit. Okay, last na pang-anim is bet na bet. Ay, gugutom na ata ako. Okay, try ko itong bet na bet. Tignan ko kung mabebetan ko nga ito. Ayun, parang wala na yung ano, hayabayabayo. Or hindi na siya ganun ka pansin kasi natabunan ng ibang colors na mas bright. Ayan, so ito yung bet na bet. Yun. Medyo hawig din ha. Pero tignan natin pagka... Parang hawig pong tatlong to. Ito nga lang nasa gitna yung parang pinaka-light nila. Puro pinkish pala itong sinog at itong Karen Karen bundle na Good Vibes ko. So, magkaiba siya ng lagayan kasi magkaibang araw ko siya in-order. Kasi naman, magkaibang araw din siya nag-sale. So, ngayon, back to 799 pesos na ata siya. Sale pa din, pero yung iba, yung ibang set nila. Ano, ganun pa rin yung price, regular price pa din. 1,180 ba yun? Or 1,200? Hirap mo siya. Ito siya. Tada! Come on, mas maganda yung bubble wrap nito. At yung isa, ito yung isang bubble wrap. So, let's see. Ah, siguro kasi ito babasagin. Ito, hindi naman gaano. Plastic naman siya. So, ito na nga. Ayan. Ang phenomenal set. Karen Karen bundle. Worth 500 pesos lang, diba? Super tipid. Lalo na para sa akin na lipstick lover talaga ako. So, pareho sila ng bag. Okay, let's try. Okay. Ayan. So, para pala talaga sa lipstick, ano? So, this one, itong una ay Trevor Lou. Okay. So, nandito na din lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa product, yung tatak, yung price, yung barcode. Ayan, 195 pesos each din siya kapag regular. And then, yung ingredients. Long-lasting, lightweight, and creamy. Oh, so creamy pala to. Medyo matapang yung amoy niya. Hindi siya kagaya kanina, mabango lang. Ito parang amoy chemicals. Ganun. Try natin. Parang yun, bago ako dito sa liquid lipstick na to. Parang, alam mo yun, hindi mo marab yung lips mo together. Unlike kapag ka ginagamit ka ng super stay. Nagagawin ko naman siya. Ito, parang impossible talaga. Ayan. Ganyan siya. Pero sa labi. Well, parang, pareho lang. Ayan. Sa unang apply mo lang, parang hindi mo agad makikita. Pero kapag natuyo na, hindi naman pala siya ganun ka-light, kagaya ng hayabayabayo. Kasi akala ko nung una, pareho lang sila na ganun ka-nude. Ayan. Okay to, maganda to. So, itatry ko naman siyang tanggalin ngayon. Ayan. Tingnan natin kung hindi siya matanggal. Kasi hindi ko naman ako kumain. So, hindi ko alam kung pagkakain mo ba siya matanggal. Ayan. Mabilis din mo pala matanggal. Or maganda lang talaga yung seller na nagamit ko. But actually, ang problema ko dun sa Superstay na Maybelline, pag ginagamit ko yun, kahit anong gawin kong rub dito sa lips ko, meron pa rin. Kinabukasan, meron pa din. Nakakainis kasi naruruin niya yung itsura, yung finish ng itsura ko kapag panibagong lipstick na yung ginagamit ko. Parang pumapatong pa siya. Ang tsaka, kasi bahid-bahid. Kaya, hindi ko na masyadong ginagamit yung Superstay. Yan. So, next is Girly.
Ganda. Yung tingnan gusto ko shade, mga bright lang. O, diba? Ay, bet ko to. Kaya lang tingnan nyo. Burado na yung iba. Pero okay lang. Magagamit pa rin naman siya. Kaya lang, syempre, brand new ko nga siya binigay. Kaya lang. Ayan. Ayan. So, diba, na sale naman. Ayan, ang ganda. Ayun, ang ganda talaga. Biglang gumanon. Okay, ito na. Feeling ko bagay sa akin yung name. Hanash. Dami ko Hanash. Ayan. Dami ko bang side shake ah. Yan talaga ako eh. Dal-dal ako. Nung nag-aaral pa ako ng high school, ng college, madalas akong masika ng teacher. Kasi, lagi akong dumadal-dal sa katabi ko. Siguro ganun talaga. Bagay naman siguro sa akin, teacher ako eh. Dami ko side kwento pagka nagtuturo ako. Tapos yung mga kaklase ko, mga friends ko, kapag ikukwentuhan kami, hindi pa tapos yung isang, yung pinakwento nila, may panibago na ang tanong. Tatawa na lang sila. Ayan. Ang dark pa lang ito. Ganda din. Lumagpas. Parang sa packaging, hindi siya ganito masyado ka-dark, unlike dito sa iba. Pero ito ang ganda, Hanash. Ang ganda. Dito sa shade natin, naalala ko yung kaibigan ko, si G. Yan, o friend. Ayan na, naalala na kita yung mention. Shout out na lang sa inyo. Ninyeta. Baka naman, si pagkita kayo sa akin after COVID outbreak. Yan na. Sama mo na din, jowa mo. Ganda nito. Si G kasi may isa dark lipsticks yun eh. Kasi naalala ko. Ayan. Ganda. Parang ito na pala yung favorite ko. May chemical itong product na to. Ayan. Ay, napatungan ng kaunti yung isa. Ano ba yung isa? Kalimutan ko yung pangalan. Girly. Ito naman, Hanash. Parang hindi naman sila ganun matalayo. Pero bet na bet yung colors nila. O, diba? Ganda. Ayan. Channel yung bumbong. Actually, channel lang siya. Wala yung bumbong. Isa ko lang ng bumbong. Yan. Yan. So, light siya kumpara dito. Ang dark pala ng Hanash. Tapos medyo may pagka-purple siya. Ayan. O, diba worst it naman yung pagkukulot ko ng buho kahit hindi ganun kaganda. At least, papantayan natin yung level ng ganda na nilalagay ko sa labi ko. O, diba? Ang ganda. Ganda ng face cosmetics. Ayan na. Isa pa ulit. Curse to Fine. What's that? Curse to Fine? Curse to Fine. So, try it. Let's try it. Ang maganda naman dito sa liquid lipstick. Ang dark ng finish niya kumpara dun sa mga nakikita mo lang. Kasi hindi naman talaga nila mabibigay yung exact color sa mga ganito. Dun sa mismong finish product niya kapag nandun sa lips mo. Yan. So, dito naman na napansin ko, medyo uneven. Kaya dapat, dalawa yung application na gagawin mo dun sa cream at lipsticks nila. So, ito na nga si Curse to Fine. Yan. O, diba? Parang naglalaro lang yung colors niya sa medyo ma-pink, sa pink, sa red. Parang kinumbayin lang nila yung colors. Ito medyo bright, feeling ko. Bright yung finish niya. Ayan, ganda. O, diba? Pusa mo lang magpakasasi. Yan. Ang bilis niya matuyo. Hindi mo, ang ganda. Ganda talaga, walang masabi. Ito na, ang last but not the least. Star. Ano kaya star? Inamoy ko na naman. Saat nga pala sa ilong. At may ang tapa. Mukha akong mga bida kontra bida. Ganda. So, all in all, maganda naman pareho itong nabili ko. So, dito sa creamy matte lipsticks nila, itong bullet style, I don't think na advisable siya bilhin as a bundle kung mamimili lang kayo ng shades na gusto nyo i-apply sa sarili nyo. Like, for example, itong tatlong to. Medyo hawig siya eh. So, kung gusto nyo ng ganitong shade lang, naglalaro sa ganyang kulay, mamili na lang kayo. Pero, again, kung mahilig naman kayo mag-collecta kagaya ko or mahilig talaga kayo mag-lipsticks, hindi lang sa pag-collecta, hindi talaga mag-try na mag-try ng iba't ibang shade, magkakalapit man yan, sobrang liit man ang pagkakaiba nila ng shades from one another, pwedeng-pwede sa inyo ito. Lalo na, nabili ko ito ng sale, sobrang thankful ako doon kasi at least meron akong Vice Cosmetics na trending naman talaga siya ngayon. Ayan. So, ang ganda niya, worth it naman. Lalo na itong cream, ang bango-bango niya. Alam niyo naman, nilig ako sa mabango. Ganda. Ganda talaga. Kaya rin ngayon, hayabayabay. Medyo, ayun, wala na siyang dating dito. Pero, ito try ko yun, definitely.
So dito naman sa Phenomenal Kit, etong liquid lipsticks nila. Ah, hindi ko lang gusto dito yung amoy. Pero other than that, ang ganda. Lalo na yung shades. Bet na bet yung shades nila kasi sobrang mapalaban. Hindi ko sa mga ganyan shades. Kasi feeling ko nga, pag mapababe yung gamit ko, eh para akong patay na bata. Ayan. So more than 50% off ko siya nabili. So diba, sobrang nakatipid ako. Pero again, kung hindi naman kayo into lipsticks like me, kung hindi mo kayo sobrang mahilig sa lipsticks, gumagamit ka ng lipstick pag lalaboy, kapag papasok, then hindi to advisable sa inyo, yung bundle. Pero kung kayo magkakaibigan, tapos yung isa kayo, sulit naman siya. Lalo na kapag sale, kasi mas mapapamura kayo. So pumapatak lang na 500 divided by 6. Pumapatak lang na 83 pesos yung isa. 83.33. O diba, sobrang mura. Pero ngayon, dun sa online shop ng Vice Cosmetics, sale pa din sila. Piling shades lang yung sale. So 95 pesos lang each. Hindi ko alam kung free shipping, basta yun. Diba? So kung gusto nyo itry, kung may nagandahan din kayong shade, go! Pero kung hindi nyo naman type, edi wag, diba? Kanya-kanya taste naman yan. So ako, talagang natuwa ako dito sa Vice Cosmetics. Ang ganda ng packaging, ang ganda ng consistency ng kanilang products. Yun nga lang talaga yung amoy nito. Pero the rest, okay siya. Ayan. So thank you!